Iba Kaya, talaga. kumbaga yung kanta niya, hindi lang basta sabi mo sexy, hindi lang ganun. Oo. Meron, kung nanamnamin niyo yung mga words, ika nga, meron ka mapupulot. Eh. May papupulotang aral. Hindi lang basta, akala ko nga ganun lang eh. Pero hindi pala. Hindi lalo't nakausap natin si Miss Floria. Malalim. Ang lalim. Oo. Kasi usually, artist lang, makaproduce lang ng kanta, ganyan. O kaya okay sexy na. Lang. Oo. Mm-hmm. Pa-sexing ganyan, basta may boses, yun, ang ganda. Oo, may aral ka matututunan. Oo, lahat ginawa ko yon para kapulutang aral yung mga kanta ko. Kaya nga gusto ko turuan mo. Makapulot ka ng aral. Gusto ko magpulot ng aral sa'yo. Akala ko pulot. Ay, nako. Ang galing daw ng song. Anyway, mabuhay po kayo. Tapos, sabi niya, pabati naman po sa mahal kong asawa na si Oria D. Lipitin, taga Dayap, Laurel, Batangas, from Edgar Lipitin. Oh, Miss Floria, baka may gusto kang batiin. Batiin mo. From somewhere. Okay, binabati ko lahat ng mga nanonood ngayon sa live namin, sa mga taga-Eastern Samar, sa munisipyo, ang aming mayor, Mayor Dennis Estaron, and of course, sa kay Ma'am Calvadores, kay Dudes, Sir Dudes, maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin dyan. Sa lahat ng mga mayor's office, maraming salamat. Kita-kits po tayo. Lahat ng mga taga-Eastern Samar, sa dito, okay lang magsalita yes, ng ano. Yes, sasabihin ko, go, kahit ano. Dialect. Pagkirita kita, 27 Didaha Plaza, Hitamon Municipal Plaza, Hitamon Play nga Tagna, directed by Mr. Eduardo Manoy Linggan. Pagkirita kita yan, 7 o'clock, Hit Gabi. Daka nga salamat ha iyo, Kirita Gates. Cute. Okay, sa mga nakikinig naman sa ating mga, kunyari, gusto nyo ng maging guest si Floria. Yes. So, sa ating mga, ayan, mga kunyari, mga korporasyon, yung mga, ano natin, saan sila? Oo nga, paano kanila ikukanta? Yung FB page ko, Floria. I have my FB page, Floria, my YouTube channel, Floria Stories. And of course, yung pwede naman nila akong tawagan so I can announce my telephone number. Okay lang na okay. Yan. Baka sumabog yun. Bakas kaya. Baka sumabog. Baka lahat sila mag-text sa'yo. Punta muna nila yung Facebook mo. I-message na lang nila ako sa Facebook. Kasi baka mamaya natutulog ka. May mga prank callers sa'yo. Facebook na lang para masala mo. Oo, yung iba pa naman eh. Kung ano-anong sinasabi. How much? Ano yung how much? Oh, yan. Oo, yun. Puntahan nyo na lang ako, PM nyo ako, Floria, yung aking FB page. Okay. So magbabalik po ang ating crush ng bayan at ng diyosa ng Eastern Summer after some reminders. Okay, nagbabalik po ang inyong lingkod, Ariel with the capital A, at syempre kasama natin ang crush ng bayan, Miss Jessica David, at ang diyosa ng Eastern Summer, Floria. Ayan. Okay, so sa mga bagong bukas po ng kanilang radyo, pumunta lang po kayo sa aming Facebook sa The Love Idol. At meron po kaming Love Idol Quest topic for today. Bakit may mga taong nangangaliwa pa rin kahit nasa maayos na silang relasyon? Mm-hmm. So, yeah. O nga pala sa mga, magsesegue lang ako, Miss Jeff, Floria, nga pala yung pelikula ko, medyo humahanap lang po ako ng playdate sa mga nagtatanong kung kailan ko ipapalabas. Naghahanap pa ng magandang playdate. So, sana supportahan po natin yan. Invite mo si Miss Floria sa ano of dapat? Of course! Yes. Sa premiere night? Premiere night, iimbitahan natin yan. Oo, andun ako. Sana kung pwedeng pakantayin natin ng isang... Oo. Kaso baka mahal ang TF niyan, hindi natin TF kaya. TF niya, singilin ka bigla. Free naman pag ikaw. Diba? Ganun ka na si Miss Floria. Ganun tayo ka-close. May free kang ano. Galing. Yeah, ikaw ba ay nakasagupa na dati ng isang playboy na? Nagkaroon ka ba ng karelasyon na naging playboy? Tumino. Kung ganyan ba naman kasi talaga ang jowa mo, magtitino ka talaga. Yung ultimo, tumino. Hindi mo na kaya magkumot. Kumot. At hindi ka na lilingon pa sa iba eh. Oo tumino, naman. Diba? Tumino na maging ako. Tumino. Bongga. Simple lang ang sasabihin ni Floria. Gusto mo ba magloko? Madali akong kausap. Sabi ko, hindi ka na makakahanap ng kapdi. Ano yung kapdi? OMG! Oh my! I close my ears. Ano? Galing, ano? I-short kaya hindi... Miss Jay, ikaw ba? Nawala. Ikaw ba, ano? Meron ka naman pinatino na lalaki katulad ni Miss Flory? Oo naman. Pero, ano sinabi mo? Si ano sinabi mo? Ano? Sige ka, wala ka nang bibila ng bag.
Wala ka ng gastos. Wala ka ng gastos. Sige ka. Oh, ganon. Grabe, lupit ni Floriese. Idol talaga siya. Napapatino niya, no? Correct. May sure, magic siyang ganon, ano? Kunyari, playboy ka, pero pag naging girlfriend mo siya, titino ka. Ganon ganyan kalupit dapat. Eh. Ganyan kalupit. Lupit. Kasi sasabihin ko, ano, paramihan tayo. Ha? Oh, laban ka? Ah, oh. Ganyan dapat. Ganda daw ng technique ni Madam. Ito, palagay ko si Jergens. Nakaito si Jergens. Para nakakita namang gato. Nangangasim na na. Si Jen, ito mga... Si Jen, no? Ikaw, Jen, ha? Magpapapicture tayo lahat mamaya. Mamaya, mapicture, ha? Papicture, oh, mamaya. Yeah, sure, sure. Okay, sabi ni Cornelio B. Jonet, sa buhay ng tao, hindi mo alam anong maging kapalaran mo. Hindi mo masasabi na sa'yo siya o kanya. Kaya hanggang may buhay, may trials na darating. Ano masasabi mo doon? Ano daw? Ayan, si okay, lagi naman, nasa control mo na lang. Yun lang. Lagi naman tayong nandyan ng mga tukso, hindi nawawala. Mm-hmm. Pero control mo yung sarili mo. Ikaw, Miss Jay, ano masabi mo? Ano daw sabi niya? Sorry, ah. Nag-ano ako. Merong ano daw, may mga trial sa habang buhay. Hanggang buhay ka, nandyan lahat yan. Eh. Oo, totoo naman. Tsaka feeling ko, sa buhay mag-asawa, lalo ha, hindi talaga mawawala yung may mga temptation, ganyan. Ikaw ba nagkaroon ka na ng, ikaw mismo, hindi asa? Ako yung na-tempt? Oo. Oo naman, syempre. Ba't ka na-tempt, Pogi? Oo, ganyan. Sweet talker, ganyan. Kasi diba, kumbaga, kahit nasa relationship ka, kapag may nahanap kang guy na yun yung gusto mong guy, talagang maaano ka eh. Paano mo hinandle yun, Miss Jen? Siguro inisip ko na lang, meron kasi akong ka-relationship. May commitment kasi. Kumbaga ako kasi pinapahalagahan ko yung commitment. Naisip mo ba yun nung after one week na magkasama kayo? Hindi, tsaka diskarte dyan. Hindi, ganito diskarte ko dyan. Kung may iba ako nagustuhan. Oh. Kumbaga, titingnan ko muna, pwede naman siyang maghintay eh. Di ba? I mean, kung talagang gusto mo... Pumila. Hintay ka. Wag mong dinidisiplina ko rin yung sarili ko na kapag may present ako, stick ako doon. Oh, kasi ako, alam mo, mabagal ako mag-isip. Minsan naiisip ko yung pagkatapos na. Pagkatapos na. Sorry, ako, fast thinker tayo. Oh, tapos na lahat. Diba? Na. Ikaw, ano masasabi mo doon? Hindi, pag, ano, sinusukat ko muna. Ayun, ang may sukatan. Ano klaseng sukatan ito? Ang ganda talaga ng mga words of wisdom na mapupulot natin kay Miss Curry. May mga sukatan. Ano po itong sukatan na ito? Paki-enlighten. Pag hindi ka umabot sa sukat na. Pag nagkasukatan na kami. Okay, may sukatan. Yung pagmamahal. Ayun. Oh. Kung hanggang saan yung sukat ng pagmamahal ko sa kanya. Yun naman. Kasi I'm sure itatanong ni Attorney Onen. Kung ano yung sukatan na yan? Yung sukatan ng pagmamahal. Susukatin nyo muna, ma'am, kung gaano ka kamahal. Kung gaano niya ako kamahal. Ako naman sana pag nagkasukatan, umabot ako. Hindi ako. Ay ko. Hindi ako sabihin, umabot ako din sa... Umiinit dito ah. Sa pagmamahal. Sa pagmamahal. Ano natin dito? Oo, sige. Try natin yan. Lasa naman tayo. Namamala tuloy ako. Sinabi. Furuzawa. Miss Jeff, pakialam. Sabi niya, hello Idol A. Siguro nga dahil may kulang. At yung kulang na yun ay nakikita niya sa iba or talagang taong hindi marunong makontento. Ako kaya, effective kaya ito. Kunyari, may karelasyon ako. Nakasalubong ko si Miss Flory. Effective kaya yung ganun? Ginawa mo naman siyang maligno. Diba? Effective ba yung ganun? Dapat may dala-dala kang bawang. Kompleto. Diba? Para malayo ka sa tukso. Diba? Sabihin ko. Nasa isip lang yon. Pag nakakita ka ng maganda or gwapo, isipin mo na lang mas gwapo yung asawa mo. Or kasi lahat ng tukso nasa isip lang natin. Ako siguro, isipin ko, kunyari si Flory yan. Ihihingi ko na lang ng tawag ko. Lord, patawarin mo na lang ako. Lord, patawarin mo ako. Isa lang. Ano ka pag, ano lang. Pagbigyan mo lang ako ngayon. Ewan ko sa'yo. Ano sa'yo mo doon? So, ibig sabihin, willing ka mag-asala? Eh, pwede naman daw humingi ng tawad eh. Nako ha, ayaw ko sa'yo. Kung yung pumatay, pinapatawad. Ewan ko sa'yo. Okay, si King Kong. Ah, King Kong ba doon? Ano? King Kong na yung nababasa mo! Natinens ka na walang King Kong. Ano ba yung King? Ano King? Ba? Kasi gusto mo magkasala, yan tuloy. Ayan, si King King Dalisay. Hindi, makain muna si May Plabien Del. Yeah, ano sabi niya? Sabi niya, abnormal yan. Hindi nila naiisip ang kahihiyan. Puro na lang pansariling
Kamunduhan. Oh, hindi pwede yung word na yun. Sorry. Yes, so kamunduhan. Kahihiyan yan. Sige. Ano, willing ka pang mahiya? Mahiya ka. Okay lang yun. Okay lang yun. Aray ko. Makakalimutan din nila yun. Aray. Okay, si King King Dalisay, ay sabi niya, parang sinabi mo rin na meron ka ng ulam na tuyo, gusto mo pang may sabaw. Mm-hmm. Parehas din sa pagkain, hindi mo naman pwedeng kainin ang sardinas buong taon, di ba? Nakakasawa din. Oh, konsentidor. Oh. Nakakasawa din daw. Ito man, may ano dito, may Bisaya dito. Ayan, bang sige. Gusto mong ano? Okay, daghan na kaayo, nagbinoang karon parehas babae o lalaki, bottom line, perfect. Perfecto ang relasyon. Kung gugma ang nagpapaibabaw sa tanan, tinuod ang gugma. Mapangit ka man nga babae o lalaki, basta gugma, masunod ka sakit o kalipay. Translate daw, ma'am. Yun. Ano daw kung ibig sabihin nun? Kung ano daw, kung totoo ka daw na nagmamahal, talagang ano, mangingibabaw yung pagmamahal mo. Mm-hmm. Pero kung hindi, kahit pangit o maganda kang babae or lalaki, kung talagang nagmamahal ka ng totoo, totoo yung pagmamahal mo. Wala kang, hindi ka magkakaroon ng affair ng kahit saan. Anong comment mo doon? Anong comment? I-comment na mo rin ng ano, ng inyong dialogue. Ganun din. Oo. Kung totoo naman talaga nga naghihigugmaay ka mo, talagang diri na talaga ithiya mawawara. Pero kung diri, matutukso ka pa rin talaga. In Tagalog. Kung talagang nagmamahalan kayo, talagang hindi ka na mapapatukso noon, hindi ka na talagang mangangaliwa. Pero kung talagang kung hindi mo mahal ang isang tao, may tendency pa rin. Pwede bang ganito? Ito naman, katanungan ko lang. Sure. Yung puso ko sa kanya, yung physical ko sa'yo, pwede ba yun? Ganun ang lalaki, typical na ganun. ganun ang lalaki na makakita ng ano, parang ganun lang. Oh. Ganun naman eh, the reason why nagkakaroon ng mga other woman, kasi yung mga physical lalaki, yung gusto, usually. Physical minsan attraction. Yung mga asawa nila, mahal nila, actually mahal nila yun eh, yung ibang nagkakaroon ng other woman. Mahal nila yung asawa nila, pero gusto maglaro. Ng extra activity, physical gusto nilang activity. Maglaro. Kumbaga walang personalan. Okay. Wow, ang gandang pakinggan ng kanta mo, Miss Floria. Maraming makaka-relate sa kinanta mo. Isa na ako, hehe. Good afternoon po sa inyong lahat sa studio. Wow, thank you so much. Sabi ni CY Rodriguez, magagaling po talaga kang kumanta ang mga Bisaya. Yes, true. Totoo, mahilig kumanta, no? Lahat kami, alam mo sa amin, ang uso sa amin, lahat ng bahay may video, okay? Karaoke, tawagin sa amin. Lahat kami meron kasi we really love singing, dancing. Mababaw lang ang kaligayan ng mga Bisaya. Hindi. Sa akin, ano eh. Ang talented nga. Oo. Eh. Diba? Natawa ko dito kay Rolly Ong Chanko. I'm sure crush ka nito. I'm sure. Sabi mo kay Floria, crush ko siya. Sabi niya, dapat kung mangangaliwa daw ang lalaki, hawig ng partner mo. Bakit? Para katunayan na loyal ka. Oy, ganon. Sabi mo kuya, kita mo loyal ako, kamukha mo. Kamukha mo. Nako, yan na lumalabas ang mga talino. Bakit pa nangaliwa kung kahawig din lang naman, di ba? Nagkasala ka pa. Siguro sabi niya, ayaw kitang pagurin. Oh, ganon? Pagod ka na sa bahay. Kaya kumuha ko ng kamukha mo. Kasi baka mapagod ka masyado. Nagdulog ang puso. Alam ko, naglaba ka. Nagluto ka. Kaya hindi na kita papagurin muna. Alam mo, concern ako sa'yo. Kaya muna yung kamukha mo muna. Eh, paano kung yan, din ang sabihin ng misis mo sa'yo? Ayaw. Galing kang work. Alam mo naman si love, galing kang work. Ayaw kitang pagurin. Kala mo, ha? Kaya alam mo, titinong nga yung lalaki dito. Kasi, diba? Titino eh. Kasi, ano, gusto mo na ba magpakatino? Ayan, alipin, anong tino? Mababaw yun eh. Ako magpapakaalipin. Okay, ano pa tawag dito? Bigyan kaya, yung ano na, yung kanta kaya natin. Oo, yung carrier single niya. Oo, marami na nagre-request. Oh, yun. Yes, ito na yung carrier single ko. Pwede nyo na siyang awitin sa Smule. Nasa Smule na siya. At of course, nasa Spotify, iTunes, Tidal, Deezer, at saka Music Apple. Pwede siyang mag-download. I think mga wala pang $101 yung pag-download sa Spotify. So, download na po. Big time. Ayan, pangako sa sarili. Ito ba yun? Yes. Para sa pag we're celebrating Women's Month ngayon, akmang-akma to sa mga babae. Pakinggan nga natin to. Nabibigo at
bumangon agad, wag nang maghabol sa mga lalaki. Okay. Sabi nga nila, lalaki lang yan. Lalaki lang yan. Bongga, lalaki lang yan. Marami sila. Okay, Georgia, ready ka na, Jen? Okay, ladies and gentlemen, let's all welcome Floria. Be? Live po ito, ha? Live. From 92.3 News FM. Floria. Tinanggap ko ikaw kahit ano ka. Iningatan at inalagaan ka. Minahal kita ng higit pa. Sa buhay kong ito, nakasama ka. Umikot ang mundo ko sa'yo lamang. Walang ibang inisip kung di ka lang. Sinunod lahat, lumigaya ka lang. Tinang nang walang pag-alinlangan. Sinaktan mo ang puso ko kahit kailan di na babalik sa'yo. Sinusumpa ko, babangon ako. Pagising ko, wala ka na sa puso ko. Iba na titibok nito, pangako ko sa sarili ko, wala ka na sa buhay ko. Live. Iniwan mo ako, walang dahilan. Dinurog mo at pinaglaruan. Di mo man lang naisip kaawaan. Ang puso ko tinapon ng ganun lang. Ngayon'y nagbabalik ka. Bakit pa? Kung kailan ang sugat ko naghilom na. Ang sakit na iyong pinadama. Pag-ibig ko sa'yo ngayon ay naglaho na. Sinaktan mo ang puso ko kahit kailan di na babalik sa'yo. Sinusumpa ko, babangon ako. Pagising ko, wala ka na sa puso ko. Iba na ang ititibok nito. Pangako ko sa sarili ko, wala ka na sa buhay ko. Live, I get to my dreams. Sinaktan mo ang puso ko kahit kailan di na babalik sa'yo. Sinusumpa nang ititibok nito. Pangako ko sa sarili ko, wala ka na sa buhay ko. Live, 92.3 News FM. Thank you so much. Woo! Thank galing. You. Ang galing, galing. Wala akong masasabi. Sumasabog yung ating comments sa FB. Galing-galing. Sige. Galing-galing. Sabi, ano nga daw? Live ayan, yun, Imelda Papi. Nakaka-in love. Ang galing-galing. Nagdurog po ang puso ko sa mga eksenang ganyan.
tindi daw ng lyrics, nakakalungkot. Tapos sabi ni Edgar Juanico, Lipitin, ganda ng boses, kabayan. Ganda ng kanta mo. Talaga, thank you. Taga-Kalbayog, Samar daw siya. Uy, taga-Kalbayog. Oo, maupay nga. Kalupay yung atanan di daka-Kalbayog. Bongga. Ang daming nagko-comment. Ang galing-galing daw. Sige, wow, go, go. Thank you so much. Sabi ni May Sara, you know, ang ganda ng song. Maraming makaka-relate. Yes. Kumbaga ano eh, makapal din yung mukha ng lalaki, bumalik siya. Mm-hmm. Kumbaga niloko eh. Yes. Niloko niya, tapos kung kailan medyo nakaka-move on na, bumabalik siya, ay hindi na, hindi na. Galing, galing, galing. Huwag na, huwag nang tanggapin yung mga ganun. Kasi may tendency no, nagagawin niya ulit. Kasi sasabihin, nagpatawad ka lang eh. Tsaka capable na niyang gawin yun. Kasi nagawa niya na isang beses. Kasi sasabihin, ah, patatawarin lang ako noon. Wag na yung mga lalaking yan. Iniiwan agad yan. O, may nagtatanong, Miss Floria, sabi ni Mel Martizano, saan daw yung mga events mo na pwede kanyang puntahan? Wow. Okay ngayon kasi tomorrow I'll be leaving for Eastern Samar kasi mm-hmm. I have my show there at mga 26, 27, and 29. Na 27, nasa San Julian Eastern Samar ako. Mm-hmm. Tapos 29, sa Boronga naman. So, mm-hmm. babalik ako dito May 30. So, ngayon, hindi pa ako nagigig sa mga... Sana kasi I'm promoting my album pa. Pinopromote ko pa yung album. Sana ko. Pag ano, sa Manila ka naman mag-ikot. Oo diba? Nga. Mga kumakanta ka ba, Miss Floria, sa mga bars, sa mga ano, pag ganyan. May mga shows lang. Nagig, dun ka lang nagigig. Yung mga event, mga out-of-town shows. Yun. Oo. Ayun, sabi nga ni Ning Mahime, ala Imelda Papin siya. Grabe. Mm. Wow, thank you so much sa inyo. At marami salamat. At kumukulot-kulot pa daw ang iyong boses. Sabi ni Robert Barquilla. Partida na yun. Partida na po yung mic na gamit. Hindi pang ano lang, no? Oo, yung speaking ano lang yan. Oo, nakaupo pa lahat. Walang buwelo yan, nakaupo correct, pa, no? Correct, diba? Hindi, mga inborn, karamihan naman yung mga inborn singer. Oo, talaga. Oo, mga waray correct. Talagang mga Bisaya. Magiging kumanta. Punta ka daw, ma'am, ng Bacolod, sabi ni Tres Bots. Wow, thank you. Sige, oo, invite niyo ako yung dyan. Mayor dyan, ano? Pa-invite correct. Mo. Pag-greet naman daw, ma'am, mga taga Naga City, sabi ni Diran. Ay, Naga, pag umuwi kami ng Samar, ano, dumadaan kami, natutulog kami dyan. Ay, mga taga Naga, oy, gusto ko yung mga taga Bicol. Kasi alam mo, ang mga taga Bicol, umaangat na sila. Mm-hmm. Maganda sila doon. Masisipag ang mga taga Bicol, mababait. So, pa-shout out dyan sa mga taga Naga. Wow, hello. Totoo ba ang Waray daw matapang? Matatapang kami, oo. Matapang. Talaga? Palaban talaga. Palaban. Sa artista, sino ba yung Waray? Si ano? Waray. May kumakatanta na. Sino nga kumanta ng Waray? Si... Dati si Nida Blanca yan eh. Pero hindi ko alam kung si Eartha Kitt yata yung nag-ano ng Waray. Gloria Romero. Tapos... Si Pilita Corrales yata ang kumanta ng Waray, di ba? Oo, kumanta rin siya noon eh. Kina hindi ba Waray si Waray, ano? Pilita. Nanay nila Rufa Gutierrez. Sino ba ay Waray? Sila. They're from Cebu. Ah, so, Cebu sila. Cebuano na sila. Cebuano. Eh, ano pa kapag Waray? Ang Waray, late summer. Tama ba yun? Oo, late summer. So wala pang... Na-experience mo na bang ano? Kunyari, nahuli mo yung karelasyon mo na may... Na-experience mo na ba yun? Wala pa, sorry. Kung wala just pa. In case, na-imagine mo, ano ba? Haabuli mo ba ng itak? Paano ba ang gagawin mo just in case? Ay, hindi na. Hindi na ako mag-exert ng effort para awayin siya. Ah, diba? Para saan? Tatalikod ka lang. Tatalikod ka lang. Galing? Sabihin ko lang na, ay nako. Pagsisisihan mo yan. Ayun, Elizabeth Ramsey. Si Elizabeth Ramsey, I really love her. Oh, pero ba, hindi sila Waray eh. From Cebu sila. Ah, Cebu din. Okay. May nagtatanong, paano ba mahalin ang isang Bisaya? Ayan. Maging tapat lang. Mm-hmm. Pero matapang talaga sa relasyon, ganun ba yun? Ako, in my case, oo, matapang ako. Kung ayaw mo sa akin, wag mo. Mm-hmm. Yun lang ako. Hindi ako silosa kasi kahit hindi kasi ako nangangalkal ng cellphone ng may cellphone. Yun, no? Hindi walang ako, ganun. Halimbawa, yung karelasyon ko, nasa labas, hindi ko tinatanong yan kung anong oras ka uuwi. Correct. Anong ginagawa. Wala akong ganung moment. Hahayaan ko siya. Alam mo, mas nakakatakot yun eh. pagdating mo nga, nakikirandam ka lang ganun, titignan mo lang ganun. Hindi, lagi ko lang naman sinasabi, kung ayaw mo na sa akin, just sabihin tell mo. Me straight to my face. Correct. Wala tayong pag-aarguhan kami. Love ako, mas takot ako sa kanina nagsasalita. Diba? Pagdating di mo alam, sabay, no? Titingnan mo lang gano'n, baka nagagalit. Correct. Yan ang mga style. Hindi katulad yung mga salita na salita. Alam mo na eh. Ingay na to. Alam mo na. O, hindi ka matatakot. Ingay naman to. Eh, ano, sanay ingay ka na. Mo na. Pero hindi nagsasalita. Di mo alam kung nung nasa isip niya. Ang daming experience. May nagsasalita at hindi. Ah. Ay, na ano ka dahil. Ay. Ang daming na-encounter.
Okay. Okay, so ang ating Philippine Standard Time is 3:30. Magbabalik po si Floria at Miss Jessica and Ariel.